ang chord na gagamitin natin ay G major at ang root position niya ay ito. Meron siyang G, B, and then D. Okay, octave G, pwedeng kasali. Ang isa na pwede nating gamiting pattern sa left hand ay 1, 2, 3, 4. Pwede ring i-hold ito, 1, 2, 3, 4. Yan. Next chord ay D major. Sa D major, ang root position ay D, F sharp, A, octave, second inversion, ay first inversion na ito. Okay, so pagbuo, using that pattern, magiging ganun. So, full ng G, pati itong right hand, nagplay ng G, chord ng C, pwede rin buo, or ito lang, again, and then next na gagamitin chord ay A. Sa A major, ito yung root position, A, C sharp, and then E. Okay? Mapapansin nyo, may additional na piniplay dito sa right hand. Yun ay part pa rin ng mga chords na piniplay ng ating left. For example, naisama itong B dahil ang B ay kasali sa chord ng G. Sama yung D sa chord ng D. So, G. Part ng A major. Part na yon, hindi na nabuo yung ginagawa natin sa part ng chorus. So itong chord ay chord ng D7. Pagkukuha tayo ng 7th chord ng bawat chord na gagamitin, yung octave ng huli, magbababa tayo ng 1, 2 steps. Laging ganon. Okay, so sa chorus. Pasok ng second stanza.
last part ng chorus, pwede rin namang ang mangyayari ay octaves yung gagamitin nating chord pababa. And then ang kukunin nating intro niya ay yung sa last line ng chorus. Pwedeng yung or pwede rin yung sa may neat the banner of the cross na lang. Yon, or pwede rin yung dito. Kaya okay, bagalan natin. Or yung isang intro.